What's up mga angkol? For today's video, nandito tayo ngayon sa bahay namin, Munting Tahanan. Sana magustuhan nyo yung video natin ngayon. So, kasama ko yung aking senior, Toy. Okay. What's up mga angkol? What's up mga angkol? Oh, guwapo no, guwapo ba? Wait! Hindi ko! Siya si senior, ako si junior. So, nanganak yung kalabaw namin. So, pupuntahan natin ngayon para masaksihan nyo kung paano manganak yung kalabaw. So, try natin mabutan kung andun na. So, tara, let's go! Ito pala yung mga stocks niya dito. Meron siyang mga bagong ani. So, tara, labas tayo. Ito yung labas ng bahay namin. Ganito lang buhay namin dito sa probinsya. Nahirap lang po talaga kami. Hirap po. Sana, ano pa, ano pa? O yan yung bahay o. Yan. Pero maalaga si mama dito. Maraming mga laklak. Ganyan. Tara, sundan natin si Erpat. Yan. Yan yung dala niya oh, pang salbot sa lubi, pang ahit sa lubi. Piloto din kasi ito yung papa ko eh. Piloto ng ano? Ng lubi. Pang ano ng tuba. Yun yung isang kalabaw oh. Yan. So, check natin yung kalabaw na kakapanganak lang. Ayos to mga atok, mga kaol. So, ito na. Check natin. Excited si Papo. Magbahong nun lang. Oop, ayan na. Uy! Napanikan na pala yung ano? Halos! Ano? Bumarap ko sa inubuan saya. Tagulog. Siya ila, anad. Anad. Yan yung bas-bas na tinatawag nila. Anad ang natin, hindi ila. Pagka doon na ako, sinutulay na ako. Bitayan. Yan. Ang ginagawa ni Papa parang ano, basbas sa bagong. Yan pa nga yung ano. Kakalabas lang. Yun. Ito po yung nanay. Yan. Napakagandang blessing nga. Yan o, kita nyo. Pasintabi po sa mga kumakain na. So yan pa po yung nunlan niya. Kakalabas pa lang. So, isang napakagandang blessing po ng bagong taon. No? January 1, so lumabas siya. So magandang panimula po ito. So nahihirapan pa siya oh. Uy, ano, tumba. Uyak. So tanongin natin si Papa kung anong masasabi niya sa bagong panganak niyang kalabaw. Oh, anong masasabi mo? Maraming salamat. Dagang salamat nga ng tao. Ano na panganak na kong kabaw? Ikaduhanan niya panganak na. Okay. Papasalamat siya, no? So, ayun mga angkol, napakaswerte ng bagong taon ni Papa.
Yan siya oh. Di pa masyado makatayo. Palo? Palo! Maraking kalabaw yan. Maraking kalabaw yan. O yun oh. Bisaya unta ko nyan saon man kaya ang uban di man kasabot. So Tagalog na lang ta kay ang Manila na to mapaluers. Di kasabot. So wag Tagalog na lang ta. Lasundan natin si Papa gawa ng magano siya ng ano niya. Yung mga tuba. Yun. Yan dito naliligo si Boy Tapang oh. Yan, lunangan. Ang ginagawa mo niyan pa? Baid sanggol para mahait. Okay, hinahasa niya raw yung ano secret weapon niya pang ano sa niyog para sa tuba. Check natin mamaya kung paano niya gawin. So tingnan niyo mga uncle, mga auntie. So may edad na yan si Papa pero yan. Piloto pa rin yan. So ingat Irpat, ingat. Yon. Yon, tok-tok agad oh. Doon na siya sa taas oh, napakahirap niya no. Nga ako nga, hindi ko kaya yan eh. Doon na siya sa taas. Ginagawa niya binabawasan niya yung parang ano ng niyog bago siya maging bunga maging niyog so, yun yung yan ang tinanggal niya ipukos natin okay nakita niya so, kulay puti pa yung ano kinukulayan na lang yan yung tinatawag naming tugo tungog yun. Wala pang tungog yan. So, yan, pang unang ganyan, pag ininom mo, napakatamis niyan. Pwede rin yan, pagka matagalan, yan yung gawing diretso suka na yan pa, no? Huwag tungog, suka na. Wala, ayan. Binabawasan niya. So, yan yung ginagawa para... Iwan ko anong Tagalog ng mananggot. Basta yan yung ano namin dito. Kukuha ng tuba. Piloto ng lubi. Pilot. Pilot. Ayan na. Pinapalitan niya. So. Ayan. Takpan daw para yung mga insekto. Yung katulad ng ligwan. Hindi daw napasok sa loob. Di ba pa sa una pa, ano lang na, yung kawayan? Kuha na dahil karoon, asinso na. Oo. 1.5 na gamit. Hindi na yung kawayan. Tipin nyo. So, nag-evolved na rin pati sa pagiging mananggiti. Okay. So, mataas din yan ha, mga auntie, mga uncle, yun oh. Pero kayang-kaya ni Irpat akyatin yan. So, isa. So, sa isang puno ng niyog, so, dalawa ata. Yan. So, dito na side, sa kabila, kawayan yung gamit niya.
Yan, dito. Ilalagay na niya sa galon. Focus natin. Yan. So, pagbaba niya, mamaya, check natin yung finished product niya. Yung ano ng di pa natawag tuba pa no? Tuba na. At tuba na pala yan, tawag niya, tuba na yan. So, magiging finished product niya, kapag nalagyan na ng ano, tungog at napatawag. Mga ilang buwan pa bago maging bahal? Simana. So, sabi ni Irpat, isang linggo daw, eh, magiging coconut wine na yan. So, pwede na inumin. Actually, pwede na muna mainom agad yan eh. So, kung gusto mong coconut wine talaga, lagyan ng tungog, tapos mga isang linggo, yun, bahal na ang tawag yun, bahalina. Okay, so, cut muna natin to. Pagbaba niya, check natin ulit yung finish ng product. So, mula doon, tapos paikot, yan. Yan yung lupain ni Irpat. Ni Mama pala, side ni Mama, hanggang doon sa bahay paikot. Ito yung munting lupain na meron kami. So, meron pa doon sa kabungaan. So, di na tayo makapunta doon, masyadong malayo na din. Baba na si Irpat oh. Ayan, pagbaba niya. Mga katunga pa. Tunga, galon. Galon. So, sa isang puno, kalahati daw ng galon. So, ito yung pangalawang puno na aakyatin ni Papa. Pangalawang puno ng niyog. So, kita niyo, may laman na. Oh. Yun. Ayan o. Oh. So, ganun ulit yung proseso. Tanggal. So, linisan. Tapos, kunin yung laman. Okay. So, check natin ulit yung bagong panganak na kalabaw. Yan o. Yung nanay niya, nililinisan pala. Ayan. Hirap pa si Chan tumayo. Strong the unit. Check. Gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng naniwala sa mga tao. Patuloy sa akin na nagtitiwala, di kayo mabibigo. May patutunguhan to, ako'y hindi hihinto. Sa natututunan